Hello guys! Nandito ulit tayo ngayon sa vlog natin tungkol sa One Piece Churi Churi no Mi. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung kasali nga ba si Naiso at si Marco sa Straw Hat Grand Fleet? Manalo guys kung ang commander ng mga Yonko Division sa Whitebeard Pirates ay sasali sa Straw Hat's Grand Fleet. Sa pagtatapos ng Kabanata 981 sa One Piece Manga, ay nakita natin guys na ibinagsak ni Marco ang barko ni Big Mom habang si Iso ay nasa barko ni Nekomamushi na papunta sa Wano. Kapag matatapos ang labanan sa Onigashima guys, sasali ba sina Iso at si Marco sa Straw Hat Grand Fleet? Posible ba ito guys? Sa totoo lang, silang dalawa guys ay mayroong sari-sariling mga gawain o sariling mga business pagkatapos nitong Wano Arc. So guys, kapag matapos itong digmaan sa Wano at kung pareho pa silang buhay o nakaligtas sa labanan ito, sa palagay ko ay magkakanya-kanya na ulit sila ng landas. Si Iso guys ay malamang na makakaligtas syempre sa Wano Arc. Sa oras na ito guys, papalitan niya siguro si Kanjuro bilang isang miyembro ng Nine Red Scabbards at tutulong siya upang maibalik sa ayos ang kanyang bansa. Samantala, ito namang si Marco ay babalik na sa Sphinx sa bayan ni Whitebeard. Kaya't naniniwala ako guys, pupunta at makikisakay muna sila doon sa Thousand Sunny katulad ni Trafalgar Dillo. Sa tingin ko guys ay hindi sila aalukin ni Luffy upang maging miyembro ng Straw Hat Pirates Grand Fleet. Sa katunayan nga guys, ang pagbuo rin ng Grand Fleet ay hindi rin inalok ni Luffy sa mga miyembro nito, kundi ay mga initiative na lang ng mga miyembro nito kaya nabuo itong Grand Fleet. At syempre guys, hindi rin nila aalukin si Luffy upang sumali sila sa kanyang pirate group. Ngunit may posibilidad pa rin na bibigyan nila ng vibre card guys si Luffy at handa silang tumulong kung sakaling kailanganin sila. Ngunit sa palagay ko ay may posibilidad na si Iso at si Marco ay maaring maging katulad ng katayuan ni Bellamy. Kung nakalimutan nyo na guys, si Bellamy ay hindi isang miyembro ng Straw Hat Grand Fleet. Ngunit kinuha pa rin niya ang piraso ng vibre card. Kung kailangan ni Luffy o kailangan ni Bellamy si Luffy, magtutulungan sila sa bawat isa. Si Iso at si Marco ay maaring maging katulad nito. Hindi nila opisyal na idideklara ang kanilang mga sarili sa Straw Hat Grand Fleet. Ngunit, maaring magbibigay sila ng paraan para makipag-ugnay sa kanila si Luffy. Pagkatapos guys, kung halimbawa, si Luffy ay kailangang makipaglaban sa isang malaking kaaway katulad ng World Government, ay syempre darating sila. Lalo na guys, dahil dito si Luffy ay lalaban kina Orochi at kay Kaido, ay syempre bigati ng mga kalabang ito guys. Dalawang tao guys ang responsable sa pagkamatay ni Oden. Si Oden ay isang dating kasamahan ni Marco at dating boss ni Iso. Kung matatalo ni Luffy si Kaido, sina Iso at si Marco ay magkakautang kay Luffy. Para kay Iso, inaasahan na makakatulong ang Wano Samurai na si Oden sa magiging bagong Joy Boy. Bukod doon guys, kung makakaligtas itong si Iso sa labanan ng Wano Arc, siguradong tutulungan niya rin si Luffy. Gusto ni Oden guys na buksan ang Wano upang ang bansa ay makakatulong sa bagong Joy Boy sa pagdating niya. Malamang ang bagong Joy Boy na ito ay si Luffy. Kapag binuksan ang Wano at natuklasan na si Luffy ang hinihintay ni Oden, si Iso at ang natitirang Wano Samurai ay handang tulungan si Luffy kung mangailangan siya ng backup. Bukod doon, maaring mag-usap si Marco at si Iso para ihunting rin itong si Blackbeard. Noong nakaraan, nilabanan ni na Marco at si Iso si Teach sa Revenge War o sa Payback War pero natalo sila. Kung bibigyan si na Marco at si Iso ng pagkakataon na tulungan si Luffy na labanan muli ang Blackbeard Pirates,
kahit hindi sila kasali sa Great Straw Hat Grand Fleet, nararamdaman ko guys na makakatulong pa rin sila, lalo na't dahil si Blackbeard ay isa sa mga pinakamalaking potential na mga kaaway sa pagtatapos ng One Piece. So ang conclusion ko guys, sa palagay ko, si Iso at si Marco ay hindi official na sasali sa Straw Hat Grand Fleet. Ngunit dahil sa utang na loob kay Luffy, kung matatalo niya itong si Kaido, ay handa silang tulungan si Luffy. Lalo na guys, si Iso, maaaring tutulungan niya ulit si Luffy. Hindi bilang isang membro ng Straw Hats o Great Fleet o bilang isang dating commander ng Whitebeard Division. Ngunit bilang isa sa maraming mga Wano Samurai na naghahanda upang matulungan ang bagong Joy Boy tulad ng nais ni Kosuke Oden. Lalo na guys kung nakikita nitong si Marco at si Iso na ang kalaban nila ay si Blackbeard, ay magigigil talaga silang tapusin ang buhay nitong si Marshall D. Teach o si Blackbeard. So ayan guys, ano sa tingin nyo ang bago kong Chori Chori no Mi? Mag-comment lang kayo sa baba at mag-subscribe na rin. Maraming salamat, sa susunod ulit. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.